Sumagandang araw sa ating lahat. Ngayon, magluluto tayo ngayon ng potato meatballs. At ang ating mga gagamiting sangkap ay nasa description box below. Unang-una po, intro muna tayo! So habang po tayo nagpre-prepare ng ating ibang sangkap, pakuluan po natin ang ating patatas. And slice na po natin ang ating mga sibuyas and our garlic. So yan po ang ating idadagdag na main sangkap. And i-defrost po natin ang ating ground meat. 220 grams of meat po ang ginamit ko dito. And dahil may nahanap ako na malapit nang mag-expire, pero hindi pa naman, 2022 pala, dagdag ko yan mamaya ang ating peas. Luto na po natin ang ating filling. Fry po natin, dagdag na po natin yan. And lagyan po natin siya ng paminta at asin at white pepper and red pepper. Optional po yan kung ayaw nyo yung maanghang. Hindi kayo fan ng maanghang na spicy foods. Pwedeng hindi na ninyo yan idagdag. And dahil may nakita rin ako na resin sa aming refrigerator, dagdag ko na yan. Yan. Iluto po natin yan. And pag naluto po na po yan, and check po natin ang ating patatas. Kung tender na siya, pwede natin silang i-mash, pero i-drain muna natin yung tubig. And after po natin na i-drain ang tubig nito, pwede natin siyang i-mash. Mash po natin siya and tanggalin po natin ang maigi yung tubig. Habang mainit, i-mash po natin siya para mas madali siyang i-mash. Kasi pag once na malamig na siya, tsaka natin i-mash, hindi siya madaling pitpitin. Yan, and dagdagan din natin ng cheese. Kasi may nakita rin akong cheese na medyo nanigas-nigas na yung dulo nito. Meaning matagal na ito sa ref namin. Yan. Mix natin and then i-prepare na po natin ang ating cool down natin. Nilagay ko sa refrigerator kasi gagawin ko na siya agad para medyo lumamig ng konti. So ipapalamig po natin kasi masyadong mainit and pag iniroll po natin sa ating kamay mamaya, siguradong mahihirapan yung kamay natin aside from mainit siya, nabibreak din yung ating potato. So, ito po, lalagyan natin ng egg. I mean, yung egg po is isasaw-saw po natin. Didip po natin ang ating balls mamaya. And we need breadcrumbs po. Yan, prepare natin yan. And lagyan po natin ng konting flour ang ating mash para may mag-hold sa ating potato. Sa ating patatas. Okay, pag okay na yan, pwede na natin yung pisahang mag-mold. Pwedeng tansya-tansya lang. Kung gusto nyo yung uniform yung laki, gagamit kayo ng pansukat. Gamit ako ng ice cream scoop. And yan, i-mold po natin. Lagay natin ang filling na malamig na kinuha ko na sa refrigerator. So yan po, i-mold po natin siya. And dahan-dahan lang. Cover, takpan lang po natin. And i-repeat po natin yung process hanggang lahat na mamold and we can start dipping it in our breadcrumbs and our egg. Yan na yan. Pag tolerable na yung heat ng ating potato tsaka saan tayo mag-mold para hindi naman tayo. Or gumamit tayo ng cling paper para o cling wrap or
yung plastic na ma anything na tutulong kayo para mabuto ninyo ang yung potato meatballs. Not so perfect, pero okay na rin yan. So, repeat lang po natin ang process hanggang sa matapos na lahat. And we can start frying na po pag mainit na po yung ating kalayong. Yan, so lagyan po natin ng mantika. Pwedeng ilubog mo sa mantika or ako kasi sayang rin yung mantika pag nilulubog ko lahat. Tapos, i-repeat na igagamit yung mantika. Hindi ganun na lang. Para mas matipid pa. Nakatipid ka na, hindi mo pa masyadong ginagamit. Paulit-ulit na ginagamit ang mantika. Depende po sa inyo yan kung gusto nyo mas lalong brown. Depende po sa pagka-golden brown. Kasi luto naman yung mga feeling nito. Naluto na yung karne natin and naluto rin yung ating patatas. So, kung gusto lang ninyo na i-brown siya, pwede nyo siya mas i-brown pa. Or kung gusto nyo yung light brown, depende yan sa inyo. Yan. So, prepare po natin. And dahil may lettuce kami palagi everyday, pinaglagyan ko lang yan. Pinaka ko siyang garnish. And ito na po. Yan yung cheese natin. Luto na sa loob. And pwede natin siyang tikman. Ang sarap talaga, promise. So, kung gusto nyo mas maanghang, lagyan nyo ng mas maraming chili powder. And kung gusto nyo hindi maanghang, hindi huwag nyo nang lagyan. And yung cheese, pwede rin damihan or kuntihan kasi sa akin, tansyo-tansyo lang yan. Kasi pagkain lang naman yan sa bahay, di ba? Pero pag business, ibang usapan na yan. So, yan. Kainan na tayo. Yan. Sarap talaga, promise. Sarap. And after po natin yung kainin, pwede rin natin kainin ang ating lettuce dahil may mantika na siya. And my ketchup na, o diba? Multi-purpose. Sarap. Salamat sa inyong panonood. Kung bago ka sa aking channel, pa-subscribe naman dyan.